Ating online program ay magsisimula sa loob ng ilang minuto. Rizal Park, Luneta. Isa itong mohon, isang bantayog, isang landmark. Mga kaibigan, mayaman man o mahirap, taga-probinsya man o taga-Maynila, Pilipino o dayuhan, dito pumupunta upang mamasyal, magsaya, magpalakas, magdiwa. Ito po ang pinaka-importanteng parke sa kasaysayan ng bansa.
maraming pagkakataon. Dito tayo nagkaroon ng kabayanihan, trahedya, pagkilos, pagdiriwang, at pagsasaya bilang isang bansa. Ang Maynila ang kabisera ng Pilipinas. Pero ang Rizal Park Luneta ang puso ng Republika. Makasaysayang araw po sa inyong lahat. Ako po si Xiao Chua, isang public historian. Samahan niyo po ako sa Rizal Park Luneta Walking Tour. Pagbati. Magandang araw! Welcome sa Parkumentary Special Episode featuring Paco Park in celebration of the 200 years of Paco Park. Halika at balikan natin ang mayamang kasaysayan ng Paco Park. Ako si Wensley Reyes, ang iyong historian guide, at samahan niyo po ako para sa virtual historical tour na ito. Tara na! Ang proyektong ito ay handog sa inyo ng National Parks Development Committee at ng Department of Tourism. Bago natin simulan ang ating programa, mayroon lamang kaming kaunting paalala para sa mga manonood. Una, ang ating online program ay mapapanood ng live sa ating Facebook page sa facebook.com/npdc.ph. Magiging available ito on demand pagkatapos ng ating live discussion. Hinihikayat po namin ang lahat na i-share ang webinar na ito sa kanilang mga kaibigan sa social media. Ikalawa, nais naming marinig ang inyong mga komento at makita ang inyong mga reaksyon sa live discussion. Para sa Zoom participants, kung kayo ay may mga tanong para sa ating speaker, maaari ninyo itong iparating sa amin sa pamamagitan ng Q&A button na matatagpuan sa ibabang bahagi ng inyong screen. Para naman sa ating mga viewers sa Facebook, maaari ninyong i-comment ang inyong mga katanungan sa live video na ito. Sisikapin naming masagot ang lahat ng inyong katanungan sa nakatakdang oras. Panghuli, ang mga makakakompleto lamang sa pagsagot ng ating online survey form ang makakatanggap ng copy ng kanilang digital certificate. Kaya abangan po ninyo sa chat box at comment section ang online survey link na aming ipopost. Paki-review po ang inyong entry details, lalo na ang inyong pangalan, bago i-click ang submit button.
dahil ito po ang aming ilalagay sa inyong digital certificate. Iyon lamang po ang ilang mga paalala. Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome sa ating 57th webisode ng Park Conversations na pinamagatang Tourism and Wellness. Ako po si Mia Lawenco, ang inyong host para sa ating Park Conversations ngayong hapon. Ang special webisode na ito ay handog sa inyo ng National Parks Development Committee at ng Department of Tourism, kaugnay ng ating pakikiisa sa pagdiriwang ng National Health and Wellness Tourism Month. Under Proclamation Number 1280, Series of 2007, the month of October is declared as the National Health and Wellness Tourism Month. During this celebration, we aim to instill greater awareness on the importance of health and wellness tourism as a globally competitive industry. To recognize the contribution of health and wellness to community development, we are holding a Park Conversations webisode titled Tourism and Wellness. Kaya naman, karangalan kong ipakilala ang ating guest speaker para sa hapong ito, si Ms. Fatima Felicia. Ms. Fatima Felicia is a graduate of BS Psychology and Educational Stream at the Philippine Normal University. She is a licensed professional teacher and has been teaching in the Division of City Schools, Manila. She is currently pursuing her Master of Arts in Guidance and Counseling at Philippine Women's University. She is determined to hone her craft and passion for education and psychology, and she is an advocate of mental health and wellness, not only for her students, but also for her co-teachers. Dear participants, let us all welcome our guest speaker this afternoon, Ms. Fatima Felicia. Ma'am, the virtual floor is yours. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Naririnig naman po ako, no? Loud and clear. Yeah, thank you po for that introduction. Good afternoon po to everybody. So, pwede na po ako mag-share screen? Ayan. Let me share my screen first. So, for my topic for today, actually, and the actual title that we will be having for today is for this park conversation is Parks and Wellness Tourism. Again, in coordination with National Parks Development and Committee po, no? Nabanggit na kanina, bakit nga daw ba natin kailangan pag-usapan ito topic? Napakahalagang topic na to sa araw na ito. Yes, na nabanggit na ni Ms. Mia na ito ay in accordance to Proclamation Number 1280, Series of 2007, wherein October is declared as the National Health and Wellness Tourism Month. Kung kaya naman, very exciting itong topic na ito for me kasi coincidentally, 'di ba, siya ay pumatak din sa pagse-celebrate natin ng World Mental Health Awareness Month, kung saan niya yung World Health Organization ay dineklara na ang October 10 ay is a World Mental Health Day, at ang binigay nga na theme for the October 10 celebration is Make Mental Health for All a Global Priority. Ayan. At dahil at bilang pagtugon natin dito sa ating bansa, kaya naman idiniklara din sa ating gobyerno, ang October is Mental Health Awareness Month naman dito sa may Pilipinas. Kung saan nga ang Department of Health ibinigay na tema nila for this month is Mental Health and Well-being for All, Promoting Mental Health in Physical and Virtual Spaces. Kung mapapansin natin, ano, very significant yung relationship ng dalawang pinagdiriwang natin sa month na ito. Yung tungkol nga doon sa kanina about sa wellness tourism and then as well as sa mental health daw. So, sabi dito, hindi lang yung mental health natin is na-achieve physically, dapat kahit sa virtual spaces, makukuha din natin ito. Okay, so we will be starting. All right, dahil dyan na ilatag na natin yung relationship between the two.
Ngayon naman, let me share to you the topics of our discussion. So we have in here, uunahin natin, i-define muna natin what is wellness tourism basically. And then of course, we are going to relate it to green spaces and parks. And then, ano-ano nga ba yung mga makukuha natin na mga benefits? Yan, physically, mentally, psychologically, lahat ng klase ng benefits na maaari nating makuha from wellness tourism. So unahin muna natin doon sa word natin ng wellness tourism. Let's separate first the two terms. So yung unang term we have in here, wellness. Sabi, wellness is the state of balanced physical, mental, emotional, and spiritual well-being. Ang tourism naman natin, this is an industry that is one of the fastest business sectors that adds up to the economic growth of a country. So therefore, ano, if you are going to combine both terms, wellness tourism may mean utilizing tourism to promote wellness of people towards the economic growth. Sabi pa nga, accordingly sa Global Wellness Institute, mas binigyan nila ng DN or mas binigyan nila ng apt description yung ating wellness tourism. According to them, it pertains to travel associated with the pursuit of maintaining or enhancing one's personal well-being. Sabi pa nga ng Global Wellness Institute, dinistinguish nila yung pagkakaiba daw ng wellness tourism sa medical and health tourism. Kasi yung wellness tourism, mas more on sa proactive, yung mga activities na inaalat para dito. Whereas doon sa may medical tourism, mas more on reactive yung kanya namang mga activities na ibinibigay dito. Sa wellness tourism, yung mga proactive activities natin, ito yung mga activities that only utilizes the nature. So very natural. It only indicates na prevention yung kanyang isa sa pinaka-goal niya. Whereas kasi doon naman sa may medical or health tourism naman, yung isang tao, siya ay naglalakbay sa isang lugar kasi ang gusto niyang ma-achieve is yung kanyang kagalingan kasi siya ay meron ng sakit. When compared to wellness tourism, hindi naman nangangahulugan na may sakit na talaga tayo bago tayo bibisita sa isang lugar para ma-achieve natin yung wellness na gusto natin. Alright? So para mas maintindihan nga daw po natin ano nga ba yung pinakakahulugan talaga ng wellness tourism. Itatalakay po natin ano ba yung mga goals. Bakit tayo merong wellness tourism? Una na dyan is yung holistic health. Ayan, meron tayo ditong ano, no, picture of our holistic health. Sabi dyan, it comprises of mind, body, spirit, fitness. So yung fitness na yan, siya yung pinaka nasa ilalim, siya yung tuntungan or foundation nung tatlong importanting bagay na yan na aspect ng isang tao. And then of course, isa rin sa goals ng ating wellness tourism is prevention. Right? Kung saan ito yung action na ginagawa natin para maiwasan natin tayo ay magkaroon ng sakit. Or maiwasan natin yung mga bagay na ayaw nating mangyari. Prevention. Right? Next, yan, dito sa ating bansa, alam mo naman natin ano, pagka mayroon tayong connotation na kapag sinabi nating wellness tourists, parang unsocial, parang ganun ano. So parang naniisip natin yung mga resorts na nagfo-flaunt ng kanila mga kagandahan sa ano, mga beaches, ng mga farms, ganun ano. Tapos yung mga resorts na ito, itong mga farms na ito, ang ino-offer na lang services is yung spa, meron silang mga gym classes, meron din silang mga meditation retreats, meron din mga gastronomical adventures, right? Kung saan may pinapakain ng mga exotic foods. Tapos pero in all fairness naman, itong mga exotic foods naman ito, very healthy naman talaga kasi nakakatulong naman daw siya sa well-being ng isang tao. But then on, this shouldn't be the case. Hindi daw po dapat natin isipin na ang wellness ay para lang sa mahirap. In fact, ay para lang sa mayaman, sorry. Para lang sa well-off or para lang sa mga mayayaman. In fact, according nga sa Global Wellness Institute or sa GWI, ang wellness travelers daw ay mas broader pa raw yung kanyang definition. Sila-sila daw yung mga tao na ang kailangan lang sila yung mga uri ng mga consumer na ang kanilang motivation, ang kanilang interest, at ang kanilang values is toward wellness. So, it doesn't necessarily mean na ito ay pangmayaman lang. Bakit? Pag wala ba tayong pera, hindi ba tayo pwede makapag-achieve ng wellness?
syempre makakapag-achieve din tayo, right? So basically, yung wellness talaga natin is for everybody. And therefore, ang wellness tourism ay hindi lang pala dapat makikita natin sa mga mamahaling resort or mamahaling farms or mamahaling kung saan pa man yan na pwede nating mapuntahan. Pwede daw pala itong makita or ma-achieve sa nature natin na nakapalibot sa atin. Fortunately, yan, sa pamamagitan nga ng pagkakamandate ng Department of Tourism, dahil tayo nagkaroon ngayon ng National Parks and Development Committee, ano, na-harness yung nature natin. Nagkaroon tayo ng spaces kung saan nakakapag-create tayo ng wellness tourism. So basically, saan natin makikita yon? Yan. Makikita naman natin yung ating pictures, ano? Nandito yung pictures natin. Meron tayong Rizal Park and the Paco Park and as well as the other parks na available dito sa atin. Very fortunate po tayo sa Maynila kasi hindi lang yung Luneta Park, Paco Park yung meron tayo. Meron din tayong Arroceros Forest Park, right? Itong mga ito, these parks basically offer wellness na gusto nating ma-achieve sa ating buhay. So why parks? Why city parks truly matter? Yung kanina bago tayo nag-umpisa, ang daming mga videos na pinakita, ano po, nakakatuwa lang yung mga videos na iyon. Actually, gusto ko nga sanang malaman, ayan, kung meron tayong mga audiences dyan, sino ba sa atin dito ang nakapunta na sa Luneta Park? Pwede ko bang malaman kung karamihan ba sa atin ay nakarating na sa Luneta Park? Ayan, hindi ko nga lang po makita yung sa may Facebook, ano. But then on, ako'y naniniwala na karamihan sa atin. Yes! Ay, si Ma'am, nag-work daw sa Luneta Park. Wow, feeling ko ang saya-saya ni Ma'am kasi araw-araw siyang nasa Luneta Park. Ano? Ayan, kasi alam naman natin, ano, yung kanyang benefits is hindi lang doon sa tayo ay namamasyal. Tapos nare-relax tayo. Diba, basically talaga, ako naalala ko, nung bata pa ako, pupunta kami ng Luneta Park kasi field trip. Yan. So ang gusto nung aming teacher, makilala namin sino ba yung rebulto na nasa gitna ng luneta. Sino ba yung pagkalaki-laking rebulto na nandoon sa may malapit sa may pintuan ng luneta. Yan. Tapos di ba ang dami-dami mga busts doon ng mga national ng mga heroes, different heroes na meron tayo sa Pilipinas. So basically ano, habang kami ay namamasyal, kami rin ay natututo. Historically, nakikilala namin, ah, siya pala si Tandang Sora, ah, siya pala si Lapu-Lapu, ah, siya pala si Jose Rizal. Mga ganun kaming moments, aha moments kami doon. Tutuwa ako kapag nakikita ko yung ano, yung pagkataas-taas na flagpole, ano. Sobrang taas niya, feeling ko, ang laki-laki ng flag na yun pagka binabasa. Ganun din, nakakaaliw din yung ano, yung zero kilometer, right? Parang maraming estudyante natin, ako, papansin ko lang na tinanong ko yung mga bata, ano, ma'am, di namin alam kung nasa yung zero kilometer. Pero ano lang ang kailangan nilang? Kailangan lang nilang magpunta ng Luneta Park para makita nila kung nasaan ang zero kilometer. So basically, yun ano, isa yun sa benefits. Mas nakikilala natin yung ating pagka-Filipino. Dahil dito sa mga markers na ito, mas nalalaman natin yung history natin, yung culture natin, yung essence natin as a nature. And then from there, ayan, natuwa talaga ako dun sa isang video ng NPDC. So gusto ko siyang i-reshare sa ating lahat. I-check ko nga po kung may audio ito, i-reshare sa ating lahat, ano, kasi natutuwa talaga ako dito sa may video na ito. Tapos kuhanin natin yung pinaka-gist ng video na ito.
Ayan. Actually, ako na-attract ako dun sa may video dahil sa pagkaka-emphasize nung action word na breathed. Ano? Para bang talagang binibigyan niya ng importansya. Yes, yun kasi yung pinaka-basic na paano natin malalaman na buhay pa tayo. Right? Ang palatandaan natin, tayo ay humihinga pa. Right? O, dahil din dyan, ano, nabibigyan din, nahahighlight din yung adage na urban parks are the lungs of a city. Truly naman, ano, kahit 200 years na daw ginagamit itong kasabihan na ito, until now, it rings true today. Right? So yung mga urban parks natin, especially sa Manila, nakakatulong siya sa maraming bagay. Diba? Ito ay nakakatulong para mapuksa talaga, yung pollution sa ating kapaligiran. Kasi alam natin, napakaraming jeep, napakaraming pollution dun sa Manila. So na, kahit pa paano nababalanse yung hangin kung tayo ay, yung mga sasakyan na yun ay nadaan dun sa mga urban parks na iyon, ano? Gayun din naman, meron tayo mga parks na nag-i-encourage ng biodiversity. At syempre, dahil malalawak itong mga parks na ito, nagkakaroon din ng opportunity for socialization. Yung mga tao, maaaring mga estudyante, o yung mga pamilya, or magka kaibigan, ganyan, right? Naalala ko nung college kami, kasi sa PN yung alam ko nag-aral, ano, sa Philippine Normal University. Pagkatapos ng exam namin, gusto namin mag-relax. Siyempre, nakakapagod yung exam namin. Although, sa PNU, meron kami tinatawag doon na grasslandia. Sobrang lawak na grasslands, ganyan. Pero, ang gagawin namin, hindi kami doon tatambay sa grasslandia kasi ang konti ng puno. Hindi, ang gagawin namin, lilipat kami doon sa may kabilang ibayo. Punta kami ng Luneta Park. Hanggang makarating kami doon noong unang panahon talaga. Bukas pa yung breakwater doon sa may unahan. Ano? Pero basically, dito kami sa may unahan, yung maraming puno. Doon kami nag-i-stay kasi pagkatapos ng exam namin, pagkatapos naming ma-stress, yung aming pagchichikahan, bukod sa yung pagtsitsikahan namin ay nakatulong para ma-release namin yung stress na yon. Dahil dun sa pagbabago ng paligid, alam namin, kinabukasan, okay. Napagod kami sa araw na kinabukasan, feeling ko masaya na naman kami. May ganun kami yung thinking ng mga kaklasiko nung college. Ayun na, nakakamiss nga sila and all. Pero ayun na nga, mabalik tayo dito, ano? Yung pagkaka-emphasize nga nung salitang breathe. Kumbaga parang sinasabi, hindi lang ito yung paghinga natin bilang tayo ay mabuhay dahil fresh yung ating hinihingang hangin. Pero sinasabi din doon sa may video na yung pag-breathe in natin habang tayo ay namamasyal sa Luneta Park, tayo din daw ay nagkakaroon ng knowledge, tayo ay nagkakaroon ng wisdom, right? Nakakapag-breathe in din tayo ng good emotions, nakakapag-breathe in tayo ng good intentions. Hindi lang to nakaka-connect sa ating mga kasama socially, but of course, nakakapag-connect din ito culturally, right? Sa ating pagka-Pilipino, of course, nationalism din ay na-enhance kapag tayo ay namamasyal, especially kung Luneta Park yan or sa Paco Park man yan. Pero basically sa Luneta Park, ano, doon pa lang, dami mo na talagang matutuklasan sa ating pagka-Pilipino. So feeling ko, ito namang mga benefits na ito, kahit papaano, aware tayong mga Pilipino dito eh, right? Pero ayun nga lang, pagka nalabas na tayo ng park, pagdating natin ng bahay, hindi natin siya talagang na-verbalize. Halimbawa, uy ma, namasyal ako sa park. Ganito yung naramdaman ko. Wala tayong masyadong ganun eh. Right? Kung kaya naman, feeling ko, ito yung dahilan, yung unconscious awareness natin, ito yung isa sa mga naging dahilan kung bakit nitong nakaraang pandemya, marami sa mga Filipino ang naging mga plantito at plantita. Nauso yung pagiging plantito at plantita no nakaraang COVID-19 lockdowns, right? Sino dito ang mga naging plantito at plantita? Hopefully, meron dito, ano? Ako, personally, natuwa lang ako pero very short while lang yung
pagiging plantita ko hindi masyadong matagal eh, ano? But then on, 'di ba yung awareness natin doon sa benefits na nakukuha natin kapag tayo ay namamasyal sa park at nandito sa back of our sa back ng ating minds, ayan, nung nagkaroon ng lockdown at wala tayong magawa sa sarili nating mga bahay, tayo ay nagsimulang magtanim. Kasi nandito yung, na-relax ako habang nagtatanim. Kahit papaano, nagkaroon ako ng peace of mind pagkatapos kong magtanim. Right? Dahil doon, alam natin na mahalaga yung pagtatanim dahil ako ay na-relax. What more? Kapag ako ay nakakita na ng parke, kapag ako ay nakakita na ng halaman. So basically, ano yung connection with the parks at doon sa ating pagtatanim? Ito yung ating mga green spaces or yung mga greens na nakikita natin. Gusto ko po siyang bigyan ng emphasis, ano, kasi ayan, maraming mga pag-aaral na talagang ang green spaces ay nakakatulong. In fact, ayan, according sa isang article from the British Journal of Psychology in 2017, merong pag-aaral na nagkaroon ng result na nagsasabi na there is a positive relationship between the green spaces and the mental health well-being, right? Kung saan, sabi pa nga dito, ano, individuals have less mental distress, less anxiety and depression, greater well-being, and healthier cortisol profiles when living in urban areas with more green space compared with less green space. So ito ay galing pa rin dun sa may British Journal of Psychology, no? At ito exactly yung dahilan na feeling ko, ito yung dahilan kung bakit marami sa mga Filipino ang naging plantito at plantita noong mga panahon na yun. Kasi hindi ako makapasok ng isang park. Hindi ako makadaan sa isang park. O para mag-get over ko yung feeling na feeling ko ako ay na-suffocate dahil dito sa lockdown na ito, magtatanim ako kasi nakakatulong yung green. Ilan pa sa mga benefits ng green, ano? Sabi, itong ating green color has lots of benefits. Sa color psychology, green is regarded as the most restful and relaxing color for the human eye. And then, meron pang mga pag-aaral, ano, na nagsasabi, ayan, that it suits us, itong color na to, it suits us, it gives us comfort, it evokes calmness, right? Merong mga studies in the US, merong isang study sa isang dormitory, okay? Yung dormitory daw na yon, yung mga freshmen nila, ayan, sila daw yung kinuhanan ng study daw na yun. Mga freshmen daw nila, inalam daw kung paano sila mas makaka-achieve ng mas mabilis na comfort or yung at ease doon sa bagong lugar nila. So, ano ang ginawa? Yung author nung study na yun, nag-provide siya ng shades of green. So, maaari sigurong yung pader, kinulayan ng shades of green, or dinagdagan yung mga halaman doon sa may entrance nung dormitory na yon. Tapos significantly daw nag-increase daw yung ease level nung mga mag-aaral na yon, nung mga estudyante daw na yon, kahit papaano nabawasan yung kanilang anxiety doon sa bagong lugar, na feel at home sila agad doon sa may dormitory daw na yon. So isa daw ito sa mga rason kung bakit yung mga designers, ano, naglalagay ng mga halaman sa mga public spaces, right? Or halimbawa sa loob din ng mga spaces, private spaces, like halimbawa sa mga ilang mga establishments, right? No, may mga siguro mga restaurants naglalagay ng mga potted plants sa loob kasi hindi lang siya aesthetically appealing to the eye, pero of course siya din ay nakaka-relax para sa mga nauupo. Hindi lang yung sofa yung nakaka-relax. Nakaka-relax din na nakikita nila na merong something green doon sa kanyang kapaligiran. And kaya naman, dahil it naturally occurs in plants and trees, people therefore can be naturally drawn din to parks and such. With that talaga, ang kailangan lang talaga po natin is yung matinding advocacy. Right? Advocacy for the awareness na itong mga greens na ito
hindi lang sa pagiging plantito ko, plantita ko, maa-achieve. Maa-achieve ko siya sa urbanities, sa city, sa pamamagitan ng pag-visit ko ng isang park. Right? So, meron tayo ditong pag-aaral. Ayan, coming from Professor Lincoln and Larson and Aaron Hip. Ito ay pag-aaral nila nitong 2002. Sila ay mga associate professors of Parks, Recreation and Tourism Management sa North Carolina, sa Amerika, no? Tapos, nag-provide sila ng overview tungkol doon sa mga benefits na maaari daw nating makuha kapag tayo ay bumibisita ng mga parks. At kung paano rin daw ang mga green spaces ay nakakatulong to alleviate contemporary health challenges. So, unahin na natin dyan ang physical benefits, of course. Yan. So, alam naman natin, ang parks ay libre. Karaniwan na ito ay libre para sa publiko. Pwedeng ma-access ng kahit na sino. Hindi ko nga lang alam kung sa kahit na anong oras ay pupwede. Pero ito ay publicly accessible, free ang kanyang pagka-access. Therefore, ang parks daw ay nagpo-promote ng cost-effective alternative and or supplement to conventional health. So, ano-ano daw yung mga strategies na maaaring gawin or ginagawa sa mga parks para masuportahan yung physical health ng isang individual. Una na dyan, ano, it support active lifestyle. Alam natin, ano, may mga nakita akong pictures na sa Luneta Park ay marami mga nagsuzumba. Ayan, marami mga nagyoyoga. Ayan, marami mga nagme-meditate. So, hindi lang pala sa mga resort or sa mga spa pwedeng gawin itong mga activities na ito. Kayang-kaya siyang gawin sa ating mga parks. At kung hindi ako nagkakamali, it din ay libre. Right? Sabi rin, it improves access to exercise opportunities. Yung tinatawag nating green exercises. Yung green exercises po na yan ay coined from one article sa pag-aaral din na ginawa naman sa UP Diliman. So, alam naman natin ng UP Diliman din, ano, napaka-vast ng mga puno, ng mga halaman nila doon. Ano. Green exercises daw involves yung walking, yung jogging, yung running, yung playing. O lahat ng ito ay improving our physical health sa pamamagitan ng mga exercises na hindi naman natin kailangang gastusan. And then of course, it fosters healthy eating habits. Nagpo-provide din ito ng variety of ecosystem services. Ano-ano yon? Siyempre dahil maraming puno, nakakapag-regulate tayo ng mas magandang temperature, right? Hindi nga mainit eh. Mas more on mahangin, tama, kapag tayo ay mga nasa parke. Gayun din naman, maganda yung hangin na ating hinihinga. Alam natin na puros oxygen lang. Tsaka diba, ano no, sa panahon na yun, dahil dun sa may face mask, ano, pag nagtanggal tayo ng ganyan ng face mask natin, tapos tayo ay huminga, napakasarap sa pakiramdam. So isa daw siya sa mga services na nakukuha natin. Yung basic lang na paghinga, yung healthy na paghinga nakukuha natin, yung benefit na nakukuha natin coming from our parks. Isa pa daw, meron ding study na supporting kung ikukumpara daw yung pag-e-exercise natin sa mga parks, kung ikukumpara sa mga non-green areas, halimbawa yung mga gym, yung mga closed areas na mga walang halaman, walang natural, or walang nature, mas healthier daw, mas stronger daw yung mental health ng mga nag-e-exercise sa parks when compared sa mga nag-e-exercise sa mga gym. Dahil iyan, doon sa mga physical benefits na nakukuha natin habang tayo ay nag-e-exercise. Right? At mula doon, kung kaya naman, na-enhance din yung ating mental health well-being, yung ating mental well-being. Ilan na nga daw doon sa mga benefits ng sa mental health natin? It enhances our cognitive function and attention. It helps us to reduce stress. In support nga dito sa may study ni Larson and Hip, meron ding mga studies na nagpapatunay na yung mga tao daw na madalas na bumibisita sa park has lesser stress,
yung kanilang na-experience kumpara doon sa mga tao na hindi talaga nakakatungtong kahit minsan sa isang park. So, meron doon sa mga studies na yun, at least once a week or at least sometime in a month, yun ano, sila ay reduce yung stress nila compared doon sa mga hindi talaga nakakatungtong ng kahit na anong klase ng park. Right? Yung pangalawa naman daw na mental health benefits ay less likely to display anxiety disorders and depression. Meron pa nga rin daw na pag-aaral ano, na sinasabi, kapag daw yung residential area ay green space, may mga green spaces, yung psychological, physician diagnosed depression ay mas nare-report na significantly lower kaysa doon sa wala silang green spaces sa kanilang residential area. Yung wala silang nakikitang green. Mas mataas daw yung incidence ng mga depression doon sa mga residential areas na wala silang mga halaman na nakikita kumpara daw doon sa mga residential areas na meron. So feeling ko isa to sa mga dahilan, ano, medyo malis tayo ng konti, no? May mga condo, no? Pre-selling pa lang, pinapakita na nila doon sa may pictures nila or naitayo na nila halimbawa yung building na yun, tapos makikita natin sa kalagitnaan ng building na yun may mga puno, right? May mga halaman. Ayan, kasi alam nila yung impact ng mga puno ng mga halaman na iyon ay nakakatulong para kahit papaano pag-uwi nila dun sa condo na yun, pag-uwi nila dun sa building na yun, nabawasan yung kanilang stress level. And then number 3, more likely to report high levels of happiness and well-being. Sabi pa dito, meron din pag-aaral ano, in relation to this study. Meron daw mga pag-aaral na halimbawa tayo daw ay nakatira malapit sa isang park. Tapos, all our life doon tayo nakatira malapit sa isang park. So madalas natin siya nadadaanan or napupuntahan and all ganyan. Tapos kapag tayo daw ay lumipat sa ibang lugar, siguro nag-asawa ka na or dahil kinakailangan mo sigurong mag-aral sa malayong lugar. So medyo nahiwalay ka doon sa may natural area mo, yung nature nung original mong bahay. Sabi daw doon sa may pag-aaral na yon, yung mental health nung tao na yon na lumipat sa ibang lugar ay nasusustain niya. Mataas yung sustenance ng mental health ng individual na yon for at least 3 years. So imagine ano, for at least 3 years kahit hindi ko nadalaw sa loob ng 3 taon, itong park na ito, hindi ako nakapunta sa bundok, ganyan, para ma-alleviate yung aking stress and all, significantly daw na mas mataas pa rin daw yung kanyang mental health well-being. When compared doon sa mga tao na wala talaga, hindi talaga nila na-experience at its best yung nature. Right? So basically, it sums up daw that it is psychologically restorative. What more, ano, kung yung tao na yon na umalis ay bumalik doon. Kaya kung kaya, ano, no, meron ako mga kaklase noon na alala ko. Dito sa Maynila, na-stress sila. Tapos pagbalik nila ng probinsya, uuwi sila. Siyempre, taga doon sila. Eh. Limbawa, katulad niyan, mag-uundas na. Taga doon sila. Pagbalik nila ng Maynila, very refreshed na, recharged na. Yung nakakatuwa lang itong mga tao na ito. Na-enhance sila, na-restore sila sa pamamagitan ng green spaces na pinanggalingan nila. And then next, dun, punta na tayo, dami ng kwento ni Mama, no? Ayan. And then next, syempre meron din tayo mga social benefits. Yan, hindi lang siya nakakapag-provide ng mga spaces para sa maraming tao. Diba, alam natin yan kapag ka panahon lang nasa Reno, kung sino po man yung mga concerts, may ibang mga concerts dyan ginaganap, ano? Pero basically talaga nakakapag-promote ito ng interaction and social cohesion in our society. And it also fosters social capital in such area. Limbawa yung sa Luneta Park and all, right? Next, syempre meron din tayong mga economic benefits. Hindi lang yung physical benefit, hindi lang yung mental benefit or the social benefit, nandiyan din yung economic benefits nito sa atin. Merong mga pag-aaral na nagsasabi na nalilink daw yung lower levels of healthcare spending kung ang isang tao ay madalas na namamasyal. Di ba sabi nga natin, una pa lang, ano, yung goal ng mga parks natin ay prevention.
So dahil nape-prevent na kung ano man yung sakit na magkakaroon siya in the future, ayan, nagkakaroon daw ng spending, less spending sa healthcare nung individual na iyon. Particularly itong study na to is sa Amerika, ha. So talagang doon nakita talaga nila yung relationship ng wellness tourism sa economy nila. Kasama na rin doon yung hospitalization and all. And then secondly, sabi dyan, it provides higher levels of financial well-being and security. Right? So dahil nga less yung spending mo doon sa may pagpapa-ospital, syempre sa ibang bagay natin mas nagagamit yung ating finances. Right? Mas doon sa mga bagay na nakakatulong sa ating well-being at saka doon sa ating security. Food security man yan, mental security man yan, spiritual security man yan. Right? And then, to sum up yung ating mga benefits na iyon, meron ding isa pang study, related study. Ito naman ay coming from the National Recreation and Parks Association in 2015. Sinabi nila dun sa study nila, no, that the use of green spaces is associated with decreased health complaints, reduced stress, improved general health perceptions, and a greater ability to face problems. So napakadami ng mga benefits na maaaring makuha sa pag-visit lang. Imagine na pag-visit lang. Pero sabihin na natin yung pag-visit na to gawin na natin mga 1 hour, 30 minutes to 1 hour, right? Kung mas mahaba pa doon, mas maganda. Sabi nga doon sa mga pag-aaral. So from there, ayan, no, let me share to you yung mga takeaways na nakuha ko coming from this discussion. Alam ko na kahit pa paano, meron din mga takeaways na napulot, ano, coming from this session. But then, let me share my takeaways, yung personal takeaways ko dito. Una, wellness is for everybody. Hindi lang po ito para sa mga mayayaman. Ito ay para sa lahat, regardless of financial status, economic status, na kung nasaan man tayo ngayon. And then, pangalawa, we have to deliberately choose wellness. Sa paanong paraan, pwede tayo mag-visit ng park. So hindi kasi pwedeng yung wellness ay mapupunta lang sa atin, ano? Tayo talaga yung pipili sa sarili natin ng wellness. So mag-uumpisa tayo doon sa kaya nating gawin. And dahil malapit naman ako sa Maynila, why not? Visit ako ng park. Kasi alam ko na ito ay makakatulong sa aking health and wellness. Pangatlo, ito medyo napansin ko po kasi ito habang nagre-research ako when it comes to this topic. My takeaway would be, it would be beneficial if there were related studies, more related studies on wellness tourism in our own urban parks. Kasi medyo napansin ko, medyo lagging behind tayo doon sa may pag-aaral, mga pag-aaral, ano, mga related studies sa wellness and tourism, wellness tourism dito sa sarili nating bansa. Mas more on yung mga nababasa ko pong mga wellness tourism benefits ay galing sa ibang bansa. So, might as well, bakit kaya hindi natin umpisahan dito sa atin na magkaroon tayo ng mga related studies kung ano ba talaga yung mga benefits ng Luneta Park or Paco Park or Aroseros Park or La Mesa Eco Park, yan sa well-being ng mga Filipino. So, yun lamang po. Ayan, ako po yung nagpapasalamat sa pagkaka-invite sa akin sa araw na ito. Ayan, and these are my references. Ayan, maaari po natin silang ma-access. Ayan, publicly available din naman po ito, mga references na ito. So, yun lamang po yung sa akin. Maraming salamat, Ms. Mia, sa mga audiences natin and all. May mga katanungan po kayo. Ayan. Thank you so much, ano, Ms. Felicia, sa pagbabahagi nyo ng mga information na to tungkol sa ating tourism and wellness at saka kung gaano talaga kahalaga yung wellness pagdating sa tourism experience. Totoo yan, no? Nakakatuwa yung sinabi ninyo na yung wellness ay hindi lamang para sa mayaman kasi yung unang iisipin eh, na parang, ay, kailangan nasa social tayo ng ano, na resort, na luxury resort, ganyan. At nakakatuwa na it's very achievable kapag nag-immerse tayo sa nature at nagpunta sa mga park. At
maliban dun sa wellness, talaga nakakatulong siya sa pagpapayaman ng kaalaman sa kultura. Ano? So, thank you, Miss Fatima. So, ngayon, para sa mga manonood natin na nasa Facebook, maaari kayong magkomento ng inyong mga katanungan, ano, at mababasa natin yan. At para naman sa mga nasa Zoom, maaari nyong gamitin ang ating Q&A section para magpadala din ng inyong mga katanungan at comments. Ayan. So, babasahin natin iyan. Ngayon, para sa buksan officially ang ating Q&A session, ano, Miss Fatima, very light lang kasi nakakatuwa na very timely nga ito dahil nagbubukas na ang turismo, 'di ba? Madami nang pumupunta sa iba-ibang lugar sa Pilipinas, ganyan. So, para magaan lang, gusto ko lang malaman, ano kasi kayo, ano yung paborito ninyong wellness destination or services na siguro napuntahan nyo na ganyan o kahit hindi pa, na tingin nyo ay matutuwa ang ating mga manonood na puntahan? Ako basically talaga, kasi taga Maynila ako eh. Taga Maynila yung ating paaralan, ano. Siguro yung pinaka namimiss ko lang sa ngayon, ano, is yung pagpunta doon sa Arroceros Forest Park. Yan. Oh. Yun talaga, isa yun sa talagang pinaka ipopromote ko, ano. Kasi yung Division of City Schools makikita sa Arroceros Forest Park. So, nung nagka-pandemya, syempre, nabawasan yung mga pagkakataon na makapunta doon sa Arroceros Forest Park. Kasi kahit papaano, nakaka-relax kasi siya. Sa totoo lang, ako, pag nagpupunta ako doon, ano eh, hindi lang para makipagkwentuhan doon sa mga teachers, sa mga personnel na mga nakikilala ko doon. Pero yung simpleng maupo lang ako doon, nakaka-enhance na siya ng well-being. Tapos ito, napapansin ko rin, marami kasi mga estudyante nagpupunta doon, taga UDM, siguro matanga taga PNU rin, taga PLM, yan. So, nandoon sila, yung bang happiness nila, yung saya, yung ingay, hindi siya ano eh, yung ingay na annoying. Parang ingay siya na nakakaingan yung pakinggan. Parang nakakatuwa lang, happy feeling lang din yung kanyang na-evoke sa akin kapag naririnig ko yun kahit papaano. Tapos ano ang siguro ang regret ko lang, ayun nga, sa panahon ngayon, kasi medyo nag-improve na yung Arroceros Forest Park. Eh. Sa panahon ngayon, hindi ko pa talagang nalilibot yung pinakabagong ginawa ni Yorme doon eh, kasi meron siyang in-enhance doon sa part doon sa may lalo na doon sa loob-looban. Yun, siguro yun yung gusto kong explore one of these days. Sobrang busy lang din kasi nga dahil medyo nangangapa kami sa ano eh, pagbabalik ng klase. So pag talagang maluwag na kami, itong mga kasama ko, pagbibigyan ko na, yung mga co-teachers ko, pagbibigyan ko na para makapasyal na kami ulit doon. Oo. Mukhang maganda nga siyang pasyalan, ano, kasama ang inyong mga co-teachers, parang bilang pahinga. Nakakatuwa. Tapos, nabanggit nyo nga, dahil nga, guru kayo, di ba? At, yun nga, nagbubukas ng mga klase, ganyan. So, paano, gaano ka relevant ngayon ang pagpo-promote ng health and wellness tourism naman sa mga kabataan, sa inyong mga estudyante? Ano ba sila ngayon? Parang ngayon ba nasa isip nila ang wellness at ang tourism din, ganyan? At yun nga, paano ninyo ito ini-imbibe sa kanila? Okay. Sa mga bata kasi siguro ano, ako ay magko-comment dito base lang din doon sa abot ng aming subject, ano. Kasi meron akong dalawang subject, mathematics at saka AP. Yung sa mathematics, mas more on, siguro pwede namin itong magamit. Actually, ginagamit naman talaga namin, ano. Sa, yung mga numbers kasi namin, inire-relate namin ito doon sa mga word problems, doon sa mga lugar na pwedeng puntahan ng ating mga mag-aaral. At yung mga bata, pag tinatanong ko naman sila, alam naman nila kung nasaan yung Luneta Park. Pwede namin magamit dito yung mga areas. Ganyan. Kasi isa yun sa mga pinag-aaralan namin sa mathematics. So kahit papaano, sa pamamagitan ng mga word problems na ito, naiintindihan lang, nalalaman nila ano-ano yung mga makukuha nila or ano bang meron dun sa may park na yun. Tapos from there, ano kasi doon namin siya ginagamit, yung aming springboard. Ganyan, kumbaga yung kwento portion namin doon sa mga bata para makuha namin yung interest nila doon sa specific topic na yon. And as well as nabivisualize nila, ang ganda pala ma'am pag nagpunta kami dito sa May Luneta Park o nagpunta kami ng Paco Park and all. Doon naman sa Araling Panlipunan ko, at mga baby naman kasi yung mga estudyante ko dito, ano, mga grade 4 sila pero parang grade 2 pa rin. Ayan. Oh yes, Araling Panlipunan talagang ito ay nagagamit talagang
yung mga bata very excited sila kapag nature. Siguro one way, ano yun eh, parang one way mo rin para makuha sa kanila eh, yung attention nila. Ako basically, ang mga ginagamit ko mas more on pictures. Yan, mga pictures. So, ipinapaano ko sa kanila, ano ba yung nakikita mo dito sa picture na ito na maaaring sa tingin mo ay makatulong sa iyo? Mga ganong bagay. Kasi kung puro words ang ibibigay natin sa mga bata na ito, nako, malulunod sila sa dami ng words at di naman nila talaga naiintindihan yung words na iyon. So yung mga pictures lang, doon lang, mga simpleng bagay lang. Mm-hmm. Yun, kuhang-kuha natin itong mga bata na ito. Tsaka sa panahon ngayon, ano, syempre alam naman po natin na na-confine sila ng matagal sa mga bahay. Mm-hmm. Yun. So yung mga bata, talagang very eager sila na makalabas. So, yung ano lang siguro sa ngayon, maganda na yung awareness din, iabot until parents, hindi lang doon sa mga bata. Kasi, sino ba yung magdadala sa mga batang ito? Siyempre, yung mga magulang nila, yung mga kamag-anak nila. Mm-hmm. Hindi naman po pwede na yung elementary pupils lang namin yung dadalin namin dito sa lugar na ito. Without their consent, of course. Meron nga akong co-teacher, lagi niyang sinasabi, gusto kong dalin dito yung mga bata. May ganun siya eh. Sabi ko, naku, medyo nag-aalangan kami. Kasi nung una, kaya namin gawin yun, magko-consent lang kami, consent form and all. Pero ngayon, hindi basta-basta kasi. Kasi nga, ang dami talaga mga health protocols na kailangan sundin. So yun, siguro yung extension ng awareness, hindi lang dun sa mga bata, kundi maging doon sa mga magulang nila. Totoo, ayun. Totoo. Mm-mm. Kasi sobrang madami pa rin apprehensive talaga ngayon, ano, kahit talagang nagbubukas na yung turismo, ganyan. So, meron pa ding, may ilan-ilan pa din na natatakot pumunta, ganyan. Mm-hmm. So, ano naman ang masasabi ninyo sa mga taong ito? Ay, nakakatawa na pwede nga, ano, para i-extend yung awareness, di ba, to all of these people. So, ano po naman yung mensahe ninyo sa mga taong ito na, una, may mga tao na, 'di ba, natatakot na lumabas pa. Pangalawa, sa mga tao din na hindi rin naniniwala sa konsepto ng mental health or wellness, ganyan. At ayaw talaga parang ano gagawin ko dun sa mga park na 'yan, ganyan. So, ano po yung mensahe ninyo naman sa kanila? Ako siguro yung pinaka-mensahe ko lang ano, simplehan lang din natin kasi yung wellness kasi, hindi naman ibang tao talaga yung mag-impose sa'yo na ito eh. Sarili mo, di ba? So, yung mga tao na to na sa tingin nila hindi importante, ganyan. Ano kasi, education, sobrang laki ng importansya ng education para maipaabot sa kanila kung ano-ano ba yung mga benefits na ito. Kaya nga, very important talaga, very timely din talaga yung conversation na ito. Ano? Kasi kahit papaano, sa pamamagitan ng FB live page, live conversation natin na ito, nagkakaroon ng awareness yung common tao na mapapaabot na madami palang benefits kapag pupunta ako ng park. Kahit na hindi ko masyadong ramdam, pero dahil alam ko na ngayon, dahil na-educate ako ngayon, kahit papaano, pwede ko palang laanan ng oras na ako ay magpupunta. Ano? Kasi nga, talagang sa totoo lang, awareness talaga yung pinakakailangan, kahit na sino, awareness talaga. So, yung awareness na ito, yan, sa pamamagitan nga ng mga ganito, nakakatuwa lang din yung mga partnerships ninyo sa mga iba't ibang professors, ano, yun na sila yung nagtutour, ganyan, mas na ipapakita nila, yung mga monuments na nandito sa mga parks na ito, hindi lang nagkakaroon ng awareness doon sa culture, hindi lang nagkakaroon ng awareness doon sa mga sa history natin, pero yung mere fact na tayo ay nag-e-enjoy sa paglalakad natin, nakaka-enhance na agad yun eh. Kaka-enhance na agad yun ng ating mental health. Yun. So, So, yun siguro ano, kung magkakaroon din sana ng mga pagkakataon. Siguro, kasi yung iba kasi sa mga schools, ano, nung pre-pandemic, may ibang mga bata, ako parang siguro isa na ako dito nung high school. May mga bata, pag sinabing, ay, Luneta Park lang, yung field trip, ay, Luneta Park lang, alapit-lapit. Yung mga ganon, may ganon sila mga thinking. Pero kung iisipin mo, no, at naipaintindi dito sa mga bata na ito, bakit tayo pupunta? Hindi lang naman para makita si Rizal o si Lapu-Lapu. Hindi lang naman para makita yung tatlong pari. Kung hindi, kasi gusto kong ma-enhance yung mental health ninyo.
Ganyan. Sa pamamagitan ng physical activities, sa pamamagitan ng other activities na pwede natin gawin dito. Yun. Isa siguro yun na ipaintindi natin kung siguro magkakaroon na ng mga field trips ano, sa ating mga guro dito. Ano. Bago natin dalin dun yung mga bata, explain muna natin ano ba yung mga pwede nating makuha pag tayo ay namasyal dito. Yun. Tama, tama. Talagang una, iba pa rin talaga yung susubukan eh. Kasi minsan, hindi nila alam kasi yung pakiramdam pag pumunta sila doon. So, alam mo yun, maglalakad ka lang. Tulad ng sinabi nyo, uupo ka lang doon sa park, sa Roseros, di ba? Parang, ay, ang relaxing na. At parang nga sa mga bata, iba din talaga pag alam nila kung bakit sila pupunta. Siguro pwede din natin siya i-relate, ano, kahit sa pag sa turismo sa ibang bansa eh. Or at least sa Philippines, di ba minsan yung mga adult na ganyan. Isipin nila, ay, ba't ako pupunta ng Luneta Park? Eh, pwede naman ako pumunta sa... Isipin nila, una, park sa ibang bansa. Kasi, alam mo yun. Pero, iba pa rin pag dito ka sa bansa mo eh, di ba? Yes. Sa sarili mong park. Yeah. Tsaka ang napansin ko din sa Luneta Park ngayon, ang daming improvements, no? Uh-huh. So, yung mga nakita ko nung elementary ako, nag-iba siya nung nag-high school ako. Nag-iba din siya nung nag-college ako. At nag-iba rin lalo ngayon. So, parang nakakatuwa lang din, diba, yung doon sa thinking natin na meron akong bagong makikita. Mm-hmm. Hindi iyon at iyon lang ang makikita ko. Siguro kung isa din yun sa pwede nating i-promote, ano, na hindi naman redundant lang ang makikita mo dito sa mga lugar na ito. Paiba-iba din. Nagkakaroon din tayo ng panibagong knowledge, yan, ng wisdom coming from our nature dahil dun sa panibagong ang nakikita natin. Oo, tama. Para siyang bagong destination every time na babalik ka. At, yes. Oo. So, habang tumatanda tayo, ganun din, nag-i-improve din ang mga park natin. Ayan, Miss Fatima, thank you so much ano sa inyong pagsagot sa mga katanungan natin ngayon at sa pag-share ninyo tungkol sa tourism and wellness, di ba? Sobrang nakakatawa ito kasi para sa mga taong siguro hindi pa sila makalabas ngayon pa makapunta sa ibang bansa, alam mo yun, yung sa bansa natin, ang dami-dami natin pwedeng puntahan na wellness destinations, okay? At ngayon, bago po natin isara yung session, ano, Miss Fatima, baka meron kayong mga huling mensahe na gusto ninyo iparating sa ating mga manonood? Mensahe, sige, unahin na natin doon sa let's choose wellness. So, wag na nating antayin na tayo ay magkasakit bago natin gustong ma-achieve yung health na gusto natin. So, umpisahan natin doon sa paggawa ng mga paraan para ma-achieve na natin yung health na gusto natin. So, kung isa sa mga paraan na yon ay ang pagpunta nga sa park, or sa any other green spaces, sabihin na natin, nagko-commute kasi ako ma, malayo yung aking bahay. Pero kung, alam mo yun, kung yung iisipin natin, yung benefits na makukuha ko, itong mga pero na ito, pwede nating i-disregard eh. Kasi we choose wellness. Yun talaga. Yun yung pinaka-mensahe ko na gustong iparating sa lahat. Na hindi ito para lang sa mga may pera. Ito ay para sa lahat. Kahit nasabihin na natin na sobrang busy natin sa trabaho, sobrang busy natin sa buhay, iba pa rin yung meron tayong self-time. Yung sarili lang natin yung ating iisipin. So, paano natin ma-achieve yun? We choose wellness. So, isa sa choosing our wellness is yung maaari tayong bumisita sa mga parks. Yun lamang po. Ayan. Thank you so much, Ms. Fatima. Napakaganda ng inyong concluding statement to choose wellness because it's also your way of taking care of yourself. It's choosing wellness. Ayan. Maraming salamat po mula po sa lahat ng bumubuo ng National Parks Development Committee. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa pagbabahagi ninyo ng inyong kaalaman tungkol sa mahalagang paksang ating pinag-usapan. At ngayon naman, sa puntong ito, igagawad na po natin ang Certificate of Appreciation sa ating guest speaker. So ito pong Certificate of Appreciation is hereby presented to Fatima Felicia for imparting valuable insights as the resource speaker in the webinar Tourism and Wellness, conducted on 18 October 2022 through the Zoom video conferencing platform. Given this 18th of October 2022, ito po ay pinamahan ng ating Executive Director,
na si Ms. Cecile Lorenzana Romero. Ayan. So muli, maraming salamat po, Ms. Felicia, at sa ating participants. Thank you sa mga nandito ngayon sa Zoom at Facebook. Sana ay pareho tayong natuto at nag-enjoy sa ating Core Conversations episode ngayong hapon. Huwag po ninyong kalimutang sagutan ang link ng survey form na ipopost maya-maya lang sa Zoom chat box at Facebook live comment section upang makakuha ng digital certificate. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Park Conversations. Ako po ulit si Mia Lawenco. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Thank you! Thanks, Ms. Fatima! Para makakuha ng digital certificate, pakisagutan po ang maikling survey na matatagpuan sa Zoom chat box at Facebook live comment section. Makatutulong ito upang mapagbuti pa namin sa NPDC ang kalidad ng aming mga programa at proyekto. Paki-follow kami sa aming social media accounts upang maging updated sa iba pang makabuluhang programa at proyekto. Para sa Facebook, paki-like ang aming Facebook page sa facebook.com/npdc.ph. Para sa Instagram, paki-follow ang npdc.ph. Para sa Twitter, npdc_ph. At para sa YouTube, mag-subscribe sa National Parks Development Committee. Hinihikayat po namin ang lahat na i-share ito sa kanilang mga kaibigan sa social media.